naiyak nung nito lang nakaraang linggo ang Our Lady of Lindogon sa Sibonga, Cebu. Di umano, biglang lumuha ng dugo. Ang parang dugo sa mata ng Birhen umabot sa mismong kaarawan ni Mama Mary noong September 8. Pagtingin ko sa mahal na Birhen ay bumagsak na talaga yung luha niya. Napaluhod ako dito. To umiyak talaga ako nang umiyak dito. First time nakita ako ng mahal na Birhen na umiyak talaga. Marami kami nakakita. Gusto ko umiyak tapos nanginginig ako. Higawa na yung mga tao doon sa loob kaya napanik din kami. Unti-unti na lang daw itong nawala kinabukasan. Bakit tila naghihinagpis ang Birheng Maria? Isa nga ba itong himala? Pa sa linggo ng kaarawan ni Mama Mary nung isa sa kanyang mga imahen sa isang bayan ng Cebu lumuha raw ng dugo. Ang isa sa mga nakasaksi sa pagluha raw ng dugo ng Our Lady of Lindogon ang tourist police duty na si Police Staff Sergeant Ronnie Cui. Parang gusto kong umiyak. Pasalamat ako ni Mama Mary. Napili niya ako na makikita sa kanyang milagro. Nalungkot kasi siya sa nangyari ngayon, sir. Kasi tuwing birthday niya, sir, talagang milyon-milyon ang mga taong dumadayo dito sa birthday ni Mama Mary. Tapos may COVID pa. Kaya siya, sir, lumuluha. Pero dahil naka-MGCQ o Modified General Community Quarantine ang Sibonga, sarado ang Simala Shrine sa publiko. Kaya ang Birhen inilabas ng simbahan. Inilagay siya sa loob ng malaking glass doon. Kaya imposible namang mayroong gagalaw doon sa kanya. Pero unang araw pa lang daw ng Setyembre, ang Birhen nagpakita na raw kay Sergeant Ronnie. Tumabas ako sa barracks ko, papuntang CR. Paglingon ko, meron akong nakitang refleksyon, liwanag na kulay puti na hugis talaga ni Mama Mary. Siguradong-sigurado na talaga ako yung nakikita ko si Mama Mary kasi hindi ako lasing nung time na yon. Hindi talaga ako namamalik mata. Pag may dumating na malaking problema sa akin, sa Mama Mary talaga ako magsusumbong. Pag tapos na akong magdasal, nawala lahat yung mga problema ko. Yung promotion ko sa aking ranggo, tuloy-tuloy nakapagtayo ako ng sariling bahay namin. Kaya ito yung blessing talaga na ibinigay ni Mama Mary sa akin. Si Sergeant Ronnie, isa ngayong frontliner. Pinoprotektahan niya ako, sir, sa aking trabaho. Ngayong pandemic, hindi na talaga ako natatakot na mag-COVID ako kasi naniniwala talaga ako na may milagro si Mama Mary dito. Ang di manoy pagluha ng Birhen ng Simala. Pangatlong beses na raw nangyari. Taong 2012, sa mismong bisperas din ng kaarawan ni Mama Mary, matapos koronahan at iprosesyon, meron din daw tumulong luha sa kaliwang pisngi ng Birhen. Bagay na naulit daw noong 2014. Ang di umano mga milagrong ito nasaksihan ng isang dekada ng music director ng Simala na si Rogelio. Noong time na yon, masaya siya. Maraming mga tao na bumabati sa kanya ng happy birthday po. Pero sa taong ito lang daw lumuha ang Birhen ng parang dugo. Grabe yung lungkot na nararamdaman ng ating mahal na ina. Siguro sa nangyari natin ngayon sa pandemya. Ang pangyayaring ito, nagpatibay sa debosyon ni Rogelio sa mahal na Birhen. Lalo na ngayong dumadaan ang kanyang pamilya sa matinding pagsubok. Sinsarado ang mga churches, wala akong trabaho. Yung asawa ko, galing din po siya sa ibang bansa kasi isa siyang nurse. So ngayon, hindi siya makapagtrabaho. Lagi kaming nagdadasal kay Mama Mary na sana hindi niya kami iiwanan. Ang Our Lady of Lindogon na nasa malakastilyong istruktura ng Monastery of Holy Eucharist o Sanctuary Castle of Mama Mary, dati nang nababalita na mapaghimala ang mga testimonya na dininig ng Birhen ang mga dasal, makikita sa loob ng simbahan mula sa mga nakapasa sa board exams. Every 13th of the month, nagbibigay ako ng petition na sana kung makapasa ako, maging isang nurse ako. Na-promote sa trabaho, mga lumpong nakalakad hanggang sa iba pang mga malalang karamdaman na pagaling daw. Si Miriam nagkaroon ng malalang breast mass o pagputok ng kanyang suso. Naisip ko na baka mamatay na ako. Wala na talaga silang maibigay sa akin ng gamot. Hanggang naging deboto raw siya ng Our Lady of Lindogon. Nagpray ako sa kanya na sana magaling na ako.
Natakot talaga akong mawala dahil sa mga anak ko. Matapos lang ang tatlong buwan, ang kanya raw sakit biglang gumaling. Kanina pa talaga ako nag-iiyak. Nagpapasalamat talaga ako kay Mama Mary. Nag-promise ako na kung gagaling ako, babalik talaga ako dito sa Lindugon. Mag-serve. Pero ang pagluha sa iba't ibang pagkakataon ng imahen, isa nga ba talagang himala? It was being checked by the commission dito sa Archdiocese of Cebu, the Bishop Antonio Raniola. Sinicheck niya po yung Mahal na Birhen kung may tube na galing sa labas papunta doon sa statua ng Mahal na Birhen habang umiiyak. So wala siyang nakitang tube doon at hindi gawa-gawa yon ng mga monghe. We caution them not to call it a miracle kasi wala tayong proof. To declare something miraculous, kailangan ng maraming proseso, no? There has to be an official investigation. So far as the Archbishop of Cebu is concerned, wala pong initiative ngayon tungkol niyan. Hindi naman tayo kailangan ng milagro from God to comfort us. It's not necessary to have eyes in order to believe. You just have faith, even little faith, and then entrust everything to God and to the Blessed Virgin Mary. Sa panahong halos lumuha na ng dugo ang marami nating kababayan, sa kaliwat ka ng mga pagsubok ngayon sa kabuhayan at kalusugan, naging daan ito para mas lakasan ng iba ang kanilang pananampalataya sa pag-asang mapatakan din ng Himala. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.